Tol. Yes! Natatandaan mo yung t-shirt na ano, there's someone in Dubai that loves me very much. But buy me this shirt. I can't remember it. Ah, natatandaan ko yan. Yun yung unang bigay sa atin ni Baba, natigisa tayo t-shirt. Isang pula, isang dilaw. Natatandaan ko yun. Unang balik niya, unang uwi niya, yun yung binigay niya sa atin. Yun yung regalo niya. Hi guys, welcome to the podcast. This is episode 17 of Weekends with Abby and Ivan. Nagawa ko din. So, ngayong episode, ngayon, June 19, so we are talking about Father's Day. Yan! So, yan. Tol, ano ba yung Father's Day? Ano ba yung father, haligi ng tahanan? Ika nga. So, yung oh, haligi ng tahanan is, tinatawag ito, parang katagang, kataga. Lumalim ka din, ha? Oh, sinabi ko, ika nga. Kasi lalim ng haligi. So, every Father's Day, sineselebrate natin ang mga tatay. Yan. So, as kung napakinggan nyo yung Mother's Day special namin before, na-explain doon kung anong klase yung mga celebration na ginagawa kapag Mother's Day and Father's Day. So, kapag sa Father's Day, sineselebrate naman natin yung mga tatay, yung mga things na magagandang bagay na nagawa ng tatay ng mga tatay sa atin, yung mga ganyan. So yung haligi ng tahanan, nabuo yun upang ipaalam or kataga kasi siya upang ipaalam. Oo, pa. Go. Hindi ako makaseryoso. Tatawa ako sa sinasabi ko. So yung haligi nga ng tahanan, ang ibig sabihin nun is pinoportray kung gaano... Hindi, may English yun. Tagalog mo. Sinimulan ko kasi yung Tagalog. So, yung haligi ng tahanan, ang pinapahalaga niya sa atin is yung English, kung paano Tagalog pinoprotektahan ng mga tatay ang pamilya niya. So, yun yung form ng haligi. Kasi if you think of a house, yung bahay, 'di ba ang haligi is yun yung foundation, yun yung four corners of the house mismo. So yun yung tinatawag na haligi, because if you think of it, or if you imagine it, the father is the one who protects the family. So siya yung nagpo-portray ng strength, ng pagiging yung pagkakaroon ng perseverance, yung pagiging tawag dito strong pagdating sa mga bagay na pagka maraming problema ang pumapasok, kailangan siya yung magpapakita na kaya ng pamilya na i-overcome yung problema. Yun yung form, kaya nabuo yung sinasabi na haligi ng tahanan, which is yun yung partner ng ilaw ng tahanan. So yun ang ibig sabihin nun. So regarding sa ating ilaw, haligi pala, no? Regarding sa haligi ng ating tahanan, no? So, ano ba yung mga most memorable memories mo kay Papa sa ating amwa? marami akong memories kay Papa na in regards... Oo naman, no, syempre, araw-araw mo naman kasama before. Hindi, simula lang talaga na kung ako ha, sa side natin, napakaswerte natin kung tutuusin, kasi even if nagtatrabaho si Papa sa Laguna before, di ba? Sa Laguna kasi siya nag-work, di ba? Uwian siya from Bacoor to Laguna. Sure ka dyan? Oo. Okay. Hindi mo naman tandaan kasi bata ka pa noon. Bata pa ka noon. Pero ako alam ko yun na nag-uwian siya before from Bacoor papuntang Santa Rosa. Hands-on siya kung tutusin sa atin. Kahit nasabihin mo na Monday to Friday nasa work siya, but during the weekends, talagang hands-on siya sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan in regards sa pinabayaan niya tayo na si mama lang yung mag-aalaga sa atin, yung gano'n. No, may times na minsan nung baby ka pa, siya nagpapalit ng diaper mo, yung mga ganyan, siya nagpapaligo sa'yo.
kapag ka may sakit tayo, si Papa ang nagbabantay. Hindi minsan si Mama. Si Papa talagang nagbabantay sa gabi. Like, chine-check niya tayo kung nilalagnat pa, yung mga ganyan. Marami akong memory sa kanya. Pinaka-most memorable siguro yung ano eh. Nung nagdalaga ako, yung nag-start na ako magkaroon ng mga boyfriend-boyfriend, yung mga ganyan. Tapos, di ba, may mga times na may mga regalo sa akin, yung mga staff toy. Hmm. So, marami yon. Tapos sa kama ko, nandun yon lahat, naka-display lahat yung mga staff toy ko. Every day. Tama mo? Ha? Kama natin. Ah, kama natin pala. Sorry. Kasi share nga pala tayo. Pangangkin ka. Tapos, every day, tuwing pag-uwi ko, kung ano yung pwesto nung mga staff toy ko doon, nawala na. Minsan tinatago niya, minsan ilalagay niya sa mga matataas na cabinet o kaya naman tinataob niya, yung mga ganun. Pinagtitripan niya yung mga laruan ko talaga. Tapos syempre, hahanapin ko yun tapos mababadtrip ako sa kanya. Kasi may times hindi ko talaga makita. Talagang nakatago. Sabi ko, nasa na yun? Yung ganun. So sinahanap ko siya talaga doon sa Bombay. Hindi ko makita. Tapos natatawa na lang siya kasi nga naghahanap ako. So yun yung isa sa mga memorable na nakakatawa. Tsaka yung mga jokes niya. Yung mga daddy jokes. Minsan nag-joke siya, hindi ko na nag-gets. Nakagano na ako. Forever gets ko na yun eh. Ganun na rin yung form ng jokes ko. Ay, may mga jokes na hindi ko talaga nag-gets. Tatawa na lang ako. Tsaka yung katagang lagi niya sinasabi kapag ano, yung kunyari hindi ako naniniwala sa mga kinukwento niya. Sasabi niya, maniwala ka sa akin, patay mo ako, di ba? So yan, yung may ganun. May mga ganun siya na nakakatawa. So ikaw, paano, ikaw ba? Meron ka ba? Ako kasi yung most memorable moments ko. Is yung ano talaga, yung nasa, di ba kasi usually dati, nung mga kabataan pa kami, yung sa father side natin, di ba, kay Papa. Is pumupunta tayo dun sa puntod ng lolo namin during Christmas. Yun yung parang reunion na idea namin, kaming buong pamilya. So nung mga panahon na yun, medyo bata pa kami, yun yung time na merong mga ano, payong. Kasi umulan nung umaga. Tapos ang ginawa ng mga bata kami mga magpipinsan na lang, ginawa namin yung payong na ano, lightsaber. Tapos nag-espadaan kami. Tapos nakisali si Papa. Tapos, Alam daw yan. Tapos, after nung parang mga ilang oras na kami naglalaro, biglang natigil. Tapos, parang natapos na, ganon. Kunyari, nagkainan na. Tapos, nung nagkauwian na, yun pala, kaya pala natigil. Nasira na ni Papa yung isang payong. Ah, natatanda ko yun, nawasak niya yung payong. Tapos yung payong, kay nanay. yung kay nanay. Yung nalaman lang nung binuksan, walang nakakaalam na sira. Kasi di ba yun yung mahaba, tapos nakapold. Tapos malalaman mo lang na sira na once na in-open mo na siya kasi biglang nagkalas. Yan. So, marami talaga tayong memories kay Papa, lalo na yung mga funny memories sa kanya. Kasi isa siya doon sa mga tatay na very, ang tawag doon, paano ko ba masasabi? Parang, very in siya sa mga kung ano yung trending. Ganyan, yung mga ganun. Sumasabay siya. Hindi siya yung mga typical na parang, may iba kasing tatay na hindi ganun eh. Yung kumaga, yan yung ano uso ngayon. Hindi, kasi dito lang ako eh, yung mga ganun. Hindi eh, siya talagang sumasabay siya sa uso. Pati yung mga kung paano, ano yung mga ano salitang kalye na meron ngayon or ano, minsan nauuna pa siya sa chismis. Hindi ko alam yung chismis, siya alam na niya. Siyempre, yun talaga. Tambay siya, bidin yun. Alam mo yun, yung, ako yung nandito sa Pilipinas, ako yung dapat na nakakaalam ng bagong chismis o yung bagong balita na meron sa Pilipinas. Hindi ko alam yun, siya alam niya. So yun. Yun yung mga bagay na nakakatawa. Yan. Happy Father's Day sa'yo, Papa. Happy Father's Day. Pero siyempre, kidding aside, kahit na napakaswerte natin na ganun yung tatay natin na very lively, jolly, yung mga ganyan, nakikisali sa mga laro. Pagka may mga family reunion, siya yung malakas tumawa. Siya yung may mga, pinagtitripan niya yung mga pinsan natin. Yan, yung mga bangka, ganun. Ika nga, siya yung bangka. Oo.
na, masaya kap, lalo na kapag siya yung nanti-trip, talagang ano, talagang yung isang environment nagiging masaya. Maano din siya sa mga bata, playful talaga siya in terms sa ganun. Meron naman din kami mga natutunan na talagang yung sinasabing words of wisdom. Parang may disclaimer. Meron naman kami natutunan. Disclaimer lang, no? Disclaimer lang naman. Hindi naman lahat puro kalokohan yung mga ganun. Hindi naman laging happy-happy lang, di ba? So, may mga time, hindi pala may mga. Lagi, most of the time. Disclaimer talaga. Parang disclaimer. Disclaimer. Most of the time, marami kami natututunan sa kanya ng mga words of wisdom niya. Ikaw ba? Ay, ako muna pala. Ako muna. Sige, ako na lang muna. Ano nga ba? Ikaw nga muna. Sige, ako muna. Words of wisdom na natutunan ko sa kanya. Ang unang-una kong natandaan is yung sinabi niya na, failure is just an event, not an option. So yung failure is just an event, not an option. Ang ibig sabihin nun, kahit na ilang beses kang nadadapa, ilang beses kang nagkakamali, ilang beses kang nagkakaroon ng mistake sa buhay mo o sa mga bagay na ginagawa mong desisyon, isipin mo na pangyayari lang yun. Yun yung tinatawag na event. Hindi yun parang planado. Hindi yun planado eh. Talagang nangyari lang talaga na nagkamali ka, nangyari lang talaga na mali yung desisyon na nagawa mo. Mali yung path na pinuntahan mo. Yun yung failure is just an event, not an option. Ibig sabihin, hindi mo pinilit yung sarili mo. Hindi siya option na parang kailangan lagi ka magkakamali. Hindi eh. Sadya lang talagang nangyari. And you have to make sure na kung nangyari man na nagkamali ka, you have to set the right way. Kung kumbaga, nagkamali ka, anong gagawin mo para masolusyonan mo yun? Anong gagawin mo para maitama mo yun? So, yun yung isa sa mga bagay na natutunan ko sa kanya na okay lang na magkamali. Okay lang na minsan mali yung landas na napupuntahan mo, mali yung mga desisyon na napipili mo. Pero kailangan at the end of the day, mapag-iisipan mo kung paano mo maitatama yung pagkakamali mo. Paano mo maiseset the right way yung buhay mo. So, yun yung isa sa mga malalaking natutunan ko sa kanya. Yan. Ay, ikaw, ano naman? Ano na sa'yo? Mas marami yung sa'yo kasi kasama mo siya dyan eh. Hindi, kasi sa akin, ano eh, parang yung hindi ko siya pinakinggan. Nandiyak lang. Lang, susumbong kita. Hindi, yung byway kasi ng learning ko is yung learning ko through his experience. Diba? Mm-hmm. So pag nag-uusap kami, lagi niyang kinikwento yung mga experience niya as yung nung edad niya ako, 'di ba? Yung mga hardships niya nung let's say like 20s ako, 'di ba? So yung mga hardships niya nung mga 20 years old din siya. And then syempre doon ko na-realize na very ano ko, yung bang winner na winner ng tatay natin na ano, na magkaroon talaga tayo mga anak niya ng magandang kinabukasan na parang hindi na natin ma-experience yung mga na-experience niya noon. Which is very parang malaki yung gratitude natin doon kasi hindi na niya pina-experience sa atin yung mga ganong hardships. Even though we did some like trials and tribulations in our life, but that's kind of yung kasama na yun sa buhay. Pero isa sa mga ano ko, kasi malandi akong tao, isa sa mga natatanda ko talaga na ano niya, na lesson is yung ang sinabi niya pag naghahanap ganito yung paano niya sinabi niya, paano so nak no pag naghahanap ka ng babae para sa uli niya ayun mo kung naghahanap ka ng babae para sa iyo no parang binu parang pa din niya yung dating diba. Kung meron kang gustong 10 personality sa isang babae, umanap ka lang nung 5 na priority mo. And then yung ibang 5 is yung i-work out mo na lang dun sa relationship nyo. So isa yun sa mga parang medyo natutunan ko na parang
Kasi hindi naman lahat ng makikita mong partner sa buhay is parang kompleto na kagad dun sa ideal type ng person mo. So, kung at least makahanap ka nung lima na pinaka-priority mo, like parang gusto mo marunong magluto, di ba? Yung ma, yung, or yung values, di ba? Magaling sa pera and everything. So, parang once na nakita mo yun na yun dun sa partner na inahanap mo, kung meron kang 10 gusto, i-work out mo na lang yung natitirang 5. Because that will happen. Mm-mm. Kasi yung love is a progress, di ba? So isa yun sa mga natutunan ko. Pangalawa is yung parang, kasi medyo parehas tayo nun eh. Kaya parang medyo iniba ko ng konti eh. Kasi parang isa din yun sa mga tumatak sa isip ko na yung bang mga setbacks na nangyari sa buhay natin. Yun yung parang laging pinapalahala sa akin ni Papa. Kasi parang medyo iba yung, siguro iba yung way ng pag-view natin dun sa mga trials natin ng mga bata tayo. And dun sa mga sa past natin. So parang medyo iba yung mindset ko. And then si Papa din na rin sa akin nagsabi na parang ibaon mo na yun sa ano. Kasi that's the past. And then talagang yung setback is setback. Pero hindi siya yung hindi siya dapat nag-forprolong na yun pa rin ang mag-hold back sa'yo every time na nag-move forward ka. So isa yun sa mga lessons na natandaan ko na tinatry ko i-apply sa buhay ko. Yun, two lessons. Yan, yeah. Marami pa eh. Marami pa siya mga ano na i-share sa atin, lalo na yung mga bagay na, yung mga simpleng bagay, like yung before, yung nag-start ako maghanap ng trabaho. Diba, syempre, lalabas ako ng Manila. First time, hindi ko alam, wala akong idea. Sinasamahan niya ako. Nasamahan niya ako isang beses lang. Isang beses lang niya ako sasamahan. Ganito gagawin mo, dito ka sasakay, dito ka pupunta, dito ka bababa. Yung mga ganon. O, bukas, ikaw na ha. Dapat alam mo na, hindi ka mawawala. Tapos, syempre, parang, tapos siya din na nagturo sa akin yung ano, siya ba nagturo sa'yo? Hindi ko lang alam ah. Pero sa akin kasi, siya nagturo sa akin kung paano tumawid. Dati kasi nung bata ako, takot-takot ako, hindi ko alam. Inahatid niya ako before sa school. Kasi tinuturuan na nila ako mag-commute. Mga ilang beses, bumababa siya doon sa tapat ng school kasama ko, tapos itatawid niya ako. Tinuturuan niya talaga ako. Ganito, titingin ka sa kaliwa, tapos titingin ka sa kanan. Kapag yung sasakyan, papunta sa kaliwa, doon ka tapat titingin. Tapos tatawid ako, mga ganyan. Tapos, yung isang beses, biniglaan niya ako. Hindi niya sinabi na bababa siya. Lang niya sa kaliwa. Hindi, hindi naman niya ako tinulang sa kaliwa. Grabe. Hindi. Nung malapit na, yung pababa na sa school yung jeep, sabi niya sa akin, oh, ikaw na lang bababa, ingatan mo paano pagtawid, ha? Nashock ako. Sabi ko, pagbaba ako, as in, natakot talaga ako. Sabi ko, paano yun? Tapos nakatingin ako doon sa jeep. Eh, yun, ano, traffic kasi nung time na yun. So, yung jeep, hindi pa talaga basically umaalis. Nakatingin lang siya noon. Tinitignan niya ako kung anong gagawin ko. Tapos, nung time na yun, sabi ko, hindi, kaya ko to. Tapos, nakatawid ako. After noon, hindi na siya bumababa doon sa tapat ng school. Inaano na lang niya ako, sige, baba ka na, ganyan. Tapos tinitignan lang niya ako hanggang sa mawala yung makalayo na talaga yung jeep na hindi niya na ako makita. Tinitignan niya ako kung makakatawid ako. So, ano siya, yun yung isa sa mga maraming mga bagay na natutunan ko. Tsaka yung sinasabi niya na, oh, kapag ka pupunta ka ng, ano, ng Metro Manila, pagka nawawala ka, hanapin mo lang nasan yung EDSA, hindi ka na mawawala. Kasi yun yung sinasabi niya. Pagka daw nasa EDSA ka na, basta yung EDSA na papuntang Baclaran, makakabalik ka ng Cavite. Huwag ka magala, makakabalik ka ng Cavite. Hanggang ngayon, pag nag-uusap kami, sinasabi niya, o yung dun sa ano? Yung sa ano? Wala akong ulam dun. Hindi naman ako nag-gala. Hindi naman ako lumaking gala sa Manila. Oh, hindi. Tsaka isang mga ano traits ni Papa kasi talaga is napakagala niya, eh, no? Talagang mahilig siyang gumala. Hindi naman sa napaka-is, parang natatandaan niya kung saan siya pumunta. Kasi ako hindi. Oh, yung isa pa yun. Talagang, hindi, ang tawag doon ano? Street smart yun, di ba? Street smart ang tawag doon eh. Napaka-street smart niya. Talagang kahit na matagal na niyang hindi napuntaan, basta kung ano yung pagkakatanda niya before yun yung ginagawa niya. Ayun. So, ano pa ba? Ikaw, meron ka pa ba ang mga ano? Yung ano kasi sa akin, yung more on hands-on din eh. Kasi di ba, katulad nung first time ako nagkasasakyan. And hindi man kasi ako mahilig sa sasakyan, so wala akong alam sa mga parang
yung mga mekaniko ng sasakyan, pagpapalit ng gulong, tapos yung kahit yung mga moron sa sasakyan. And then ano kasi parang very hands-on sa atin si Papa na pag kailangan natin ng tulong, nandun siya. Ganun. Oo. So kahit hanggang ngayon dito, medyo heavily dependent pa rin ako sa kanya kahit matanda na ako. Pero eh syempre, ganun, I appreciate. Yeah. Kailangan ko take advantage. Hindi, kasi talagang yun nga yung isa sa mga bagay na good trait sa kanya, yung very hands-on siya, kaya marami tayong natutunan sa kanya. Pinagsasalamatan natin. Oo, na pinapasalamatan natin. Kasi, biruin mo, magpukpok ng ganto, magkabit ng ganto, yan, natutunan natin yan sa kanya. Ako, natutunan ko yun sa kanya. Minsan, pagka may hindi ako natatandaan or may parang alanganin akong gawin, like yung pag-aayos sa bahay, yung mga ganun, or yung biglaang hindi ko mabuksan yung ganitong bagay, ganyan. So, tumatawag pa ako sa kanya. So, tatawagan ko pa siya, titignan ko kung gising na siya dyan sa Canada, tapos tatawagan ko, pa, paano nga ulit to? Paano nga ba to? Paano ko i-check to? Yung mga ganun. Kasi siya yung may alam eh. Alam kong siya yung mas mas tiwala ko na kaya niya sabihin yung tamang dapat kong gawin eh. Yung mga ganun. Ayun. Naalala ko, sinabi mo kasi yung sasakyan. Naalala ko yung tinuruan niya mag-drive. yung nagre-reverse ka. Tinuruan niya mag-drive. Di ako nakinig. Sabi niya kasi reverse eh. O, reverse naman ako. Kaso hindi ko akalain na ganun kabilis yung reverse ko. Muntik ko na mabangga yung nandun sa likuran. Ayan. Tingin ko talaga ano, hindi niya ako pwede turuan mag-drive. Hindi talaga. Kasi ano then, nagugulat ako sa kanya eh. Sana yan lang yun. Nasanay din naman ako bigla eh. Nung mga una, ganun din eh. Ah, talaga ba? Oo. Kasi syempre, ano yun eh, parang first time driving natin eh, di ba? So, hindi ka pa talaga, ano, hindi mo alam yung gano'n yung templa ng accelerator. Kung yung bigat ba ng apak mo is malakas o hindi. So, ano yun, kasama na yun, okay lang yun. Pero syempre, memorable kasi nakakatawa. Oh, memorable. Nakakatawa talaga yun. Muntik ko na masira yung sasakyan. Mahal pa naman ang bangga dito. Ayan. Ano pa ba? Wala na. Wala. Marami kasi masyado. Kaya ano eh. Hindi ko masabi halos lahat eh. No. Meron din yung mga nung bata pa tayo. Hindi ko lang alam kung natatanda mo yung ganito mo. Oo. Yung marka mo dito. Sa pader. Wala na siya kasi nagano ng pader. Skin care routine. Diba? Nawala na ba? Wala na. Yeah. Hindi na ako si Harry Potter. Yeah. Wala na. Ako, ganyan, sa mga listeners natin, ako may kasalanan nun kung ba't siya nagkaroon dati before ng marka dito na parang peklat. Yan. Kasi naglalaro tayo nung blindfold. Yung naka-blindfold ka, tapos hahanapin mo ako, yung ganyan. Tapos biglang naantog ka doon sa kanton mismo nung pader nagsugat. Huwag ka matutulog. Huwag ka matutulog. Huwag ka matutulog. Tapos pinagalitan ako noon. Ikaw kasi. Ba't kasi kayo naglalaro ng ganyan? Huwag ka di matutulog. Hindi natutulog kapatid mo. Saka ako kasi sa atin dalawa kasi ako yung pinakamakulit eh. Ako yung matigas ang ulo talaga eh. Masunurin so, kasi ako eh. Nung dati nung bata tayo, ikaw ang masunurin. Ako yung makulit. Ako yung matigas ang ulo. Yung mga pagka narinig kong nagsumigaw na si Papa ng Abigail! Ayan. Good job na naman ako noon. Pag narinig ko yung ka ba na sinturon? Pangalo. Hindi, di ba? Oo naman. Alam ko ako hindi eh. Oh! Or ewan ko, sa pagkakatanda ko hindi eh. Nakatikim lang ako nung yung ganun lang ng sinturon. Pero hindi ako nakatikim ng balo. Ala, andaya! Hindi pwedeng ganun. The prodigal son. Paboritong yes, ako marami. Ilan ba? Hindi ko na mabilang. Basta maraming beses ako napalo kasi matigas talaga ulo ko. Matigas ulo mo. Pero okay naman yung kinalakihan ko, di ba? Okay naman ako ngayon. Hindi. Kidding aside, even if ganun kami dati nung bata kami, talagang ipinurove namin sa papa namin na
kung ano na yung kami ngayon, kung ano na yung achievements namin, kahit small or big man yan, sinasabi namin sa kanya, alam naman namin yun na, tawag ito, hindi naman siya literal na stage father eh. Hindi, nagkakamali ka dyan, bata. Kasi hindi ko naman na-experience na parang stage father siya sa akin. Hindi mo na-experience kasi sa akin. Hindi. Pero nag-post, yung time na nag-graduate ako nung college, nag-post siya na, yun, na very proud siya, ganyan, kasi nakagraduate na ako. Pero hindi ko masya, ikaw ba, meron ka bang gano'ng experience na parang feeling mo stage father siya? Bakit? Ha? Sa, di ba yung sa, dun sa trabaho niya? alam lahat ng mga katrabaho niya kung ano nangyayari niya sa akin. Kung nila na ako nag-work, ano ng trabaho ko. Kung may sasakyan na ako, wala. Anong model na sasakyan ko. Noong one time na yung natid ko si mami dun. Natid ko si mami dun. Kasi kukuha niya yung sasakyan. Kasi di ba, tinrive ni Papa yung sasakyan. So, inyatid ko si Mami doon. So, alam ni Papa, nandun kami. Nung sinabi ko, Papa, nandito na kami, magpapalit na si Mami na sasakyan. Naglabasan sila lahat, buong magkakadrabaho. Yan yung anak ko, yan yung sasakyan niya. So, parang sinabi niya sa mga katrabaho niya, oh, nandito na yung anak ko! Dala-dala niya yung bago sasakyan niya! Tingnan mo, ang ganda ng forma. Yan eh. Ne, pagkatapos natin yung flip dinog show ulit na dun. Hindi, kahit ganun siya, ibig sabihin lang nun, very proud siya dun sa and achievement siyempre mo. Yan na, may sasakyan ka na, nakapag-drive ka na. Inaasar ko lang stage father. Oo, alam ko nga, may ganun siyang mga cases. Yeah, kidding aside, but yeah, Happy Father's Day sa'yo, Papa. Yan, ulit namin ulit, Happy Father's Day. And Happy Father's Day din sa lahat ng mga tatay sa buong mundo at sa mga tatay, mga Pilipinong tatay. Alam naman namin na marami kayong mga sacrifices na ginagawa at alam namin marami kayong sacrifices na gagawin para sa pamilya nyo. I-continue nyo lang yun. Huwag nyong, isa lang yung isa sa mga advice namin bilang mga anak na huwag nyong pabayaan yung mga anak nyo. Yun lang yun. Kasi kung gusto nyong lumaki sila ng tama, gusto nyo maging successful sila, makarating sila doon sa mga pangarap nila, supportahan nyo lang sila, i-protect nyo sila sa kahit anumang mangyari sa kanila. And guidance, yun lang. Kasi si Papa sa atin, ganun eh. Talagang nagbibigay siya ng words of advices. Nagbibigay, ganun siya sa amin. So, maraming salamat sa kanya kasi ganito na yung estado ng buhay namin ngayon. Kahit na nasa Pilipinas ako, marami na rin akong na-achieve na magagandang bagay dito sa Pilipinas na alam ko namang ikaka-proud niya din. Yun. Yan. Sobrang salamat namin, no, Ama. we were one of the luckiest people to have you. Yeah, pero no, kidding aside, that's true. kasi syempre, 'di ba, maraming hindi naman lahat ng tatay pare-pareho sa mundo. So, yeah, we were one of the luckiest people to have like such a good father. And, ewan ko, sir, parang ano nga, task nga na standard. Sabi ko, pag naging tatay ako, dapat ganun din. Kasi parang ako yung magiging tatay. So, siyempre, yung kaya parang inuunti-unti ko yung mga values ni talagang tinatasak ko sa utak ko. Diba? Mm-mm. Very grateful ako. Yeah. Maraming salamat. Yeah. Yun. Yeah, maraming salamat, Papa. I-share niya 'to. I-share niya 'to. Ngayon, tinawag yung mga anak ko, nagpa-podcast siya tapos pinasalamatan ako. That's it for this episode, guys. If you wanted to hear more from us, please like, comment, and subscribe on our YouTube and Spotify channels. Thank you very much, and see you guys next week. Bye-bye. Bye. Happy Father's Day. Happy Father's Day.